So, kamusta mga idol? Barangay Ginebra updates tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, palike and subscribe naman po bilang suporta sa ating YouTube channel. So, kahapon nga po ay talagang nalungkot ang mga fans ng Barangay Ginebra sa Game 2 ng Ginebra kontra sa Magnolia dahil nga po natalo ang ating kabarangay Ginebra. So, sa score na 91 ng Ginebra, 93 ang Magnolia, 2 points lamang ang lamang. Well guys, no, nakakagulat ito dahil kung napanood po ninyo ang whole game, no, nung first half ay lamang na lamang talaga ang Barangay Ginebra, 25 points po ang lamang. Pero ang nangyari dito sa second half, no, third at sa fourth quarter ay dito nga lumakas yung depensa po ng Magnolia. Tulad ng aking sinasabi, naging kampante ang Barangay Ginebra sa first half. Walang mga error, no, mga less turnover din. Pero pagdating ng second half ay doon na nga nagsusunod-sunod. Naging kampante kasi ang Barangay Ginebra dito. Pero nakita naman natin, so far so good, maganda yung pinakita ng Barangay Ginebra. Hindi rin po na-satisfy ang mga fans, no, dito sa pinakitang performance nga po ni Tony Bishop dito sa second half. Doon nakita naman natin nung first half ang ganda ng performance ng Barangay Ginebra, lalo na po itong si Maverick Ahanmisi. Halos hindi po sumasablay yung kanyang mga tres na talagang nagpaangat po sa score ng Barangay Ginebra. Kaya naman natambakan ng almost 25 points sa first half ang Magnolia. Ang naging problema po dito sa second half, kaya po natalo ang Barangay Ginebra. Dahil nga ang kala nila lamang na lamang sila, doon naman sobrang pumalo ang score po ng Magnolia. Dahil lang lumakas ang depensa nila, talagang nakita natin puro turnover ang nangyari sa Barangay Ginebra. Pero ito yung pinakamatindi. Doon sa fourth quarter ng game, dapat po tinawagan ng foul itong si Baroka ng referee. Pero ang nangyari, hindi tinawagan, no, which is nakita naman natin parang deadma lang yung referee sa nangyari, o baka nashock siya o baka kinakabahan din siya. So marami nagsasabi lutong laban at iniimbestigahan ngayon itong referee na ito. Baka nga naman kasi ito ay kasangkot or binayaran, hindi po natin alam yan, no. So hindi dapat ganoon, dapat tinawagan ng foul yun dahil ang Barangay Ginebra konting tapik lang ay talagang tinatawagan ng foul. Si Coach Tim Contoloy dismayado sa nangyari kasi syempre nakakahiya yun. Ang laki po ng hinabol ng Magnolia, 25 points po, no, ang lamang ng Gene dito sa first half. Pero nahabol po nila yun. Kung titignan nyo mabuti, hindi po maganda ganun yung mangyaring performance. So marami nagsasabi ngayon, napakahina, napakalayo ni Tony Bishop. Hindi po na-meet ni Tony Bishop yung expectation na inaasahan nga po ng Barangay Ginebra dito nga po sa kanya, kung ikukumpara natin kay Justin Brownlee. Kasi sa ganung pagkakataon, yung mga crucial and critical game na, no, yung pa-end game na, diyan talaga lumalabas ang galing ni JB. Nakita naman natin 'yan, no, sa laban ng Gilas kontra sa China, no. Pero sa nangyaring laban kahapon, nakaka-disappoint po talaga. So ang dapat ditong palakasin po ng Barangay Ginebra, yung kanilang depensa palalo, no. Nakita naman natin yung mga less turnover, iiwasan po talaga, no. Alo, alam naman natin hindi maiwasan, pero mabawas-bawasan man lang. So nakakalungkot kahapon dahil nga ang ina-expect natin sure ball na na mananalo ang Barangay Ginebra. Kasi 25 points guys, napakalaki na po nun. Napakahirap ng habulin kapag ka ganoon, pero tila greatest comeback nga yung nangyari dito nga po sa Magnolia. Kaya ang tuwan-tuwa talaga. Talaga nakita natin itong si Tyler Bay, tatawa-tawa na lang sa nangyari. Tila hindi niya din ine-expect na ganoon ang mangyayari, no. Kahit anong gawing depensa ng Barangay Ginebra, hindi nila masabayan, no, hindi nila makontra itong si Tyler Bay na talagang umasta, no. Ay grabe, kasiga-siga talaga. At siya ang pinaka-highest leading scorer dito nga po sa Magnolia. And well guys, kung titignan nyo mabuti, ngayon ay nakita natin ang performance ni Tony Bishop. So sa tingin nyo ba, eh, ito ay nararapat na ma-extend or maging tumagal pa, no, ang kanyang kontrata bilang isang pansamantalang import. And sa tingin ko, on my very own opinion, sa tingin ko hindi ganoon na kagaling yung ina-expect natin, no. Hindi natin nakuha yung ina-expect natin galing dito kay Tony Bishop. At ang sinasabi kasi nila dati, pamalit,
pansamantalang pamalit kay Justin Brownlee. At may ka-level na laro ni Justin Brownlee pero hindi eh, napakalayo po. Kung titignan nyo mabuti, hindi ganoon maglaro si Justin Brownlee. Kaya ngayon, hinihintay talaga natin orang tanging pag-asa ng Barangay Ginebra, imbuling maibalik si Justin Brownlee sa loob ng court. So dapat gawa ng paraan ng Barangay Ginebra na maayos na nga po yung suspension itong si Justin Brownlee kasi hindi na nagpaparamdam eh. Sana wag nilang pabayaan dahil si JB ay nagbigay ng karangalan hindi lamang sa Barangay Ginebra na magkampiyon sila kundi pati sa Gilas Pilipinas kasi dapat madepensahan ang Barangay Ginebra ang kanilang pagiging defending champion ngayong commissioner sa cup na ito, no? So well guys, please comment down below kung anong masasabi nyo kung ito nga ba'y naging lutong laban kahapon at dapat imbestigahan etong referee o kaya naman tanggalin na, no? Para hindi na maulit yung ganong mga senaryo kasi laban talaga ito eh, napakahalaga na ito, so dapat maging fair sa laban. And well guys, please don't forget po to like and subscribe para ma-update ko kayo sa next video natin and